nila nung game 1. Alright, let's watch game number 2 of Aurora MLDB versus Smart Omega. Mag-survive in certain scenarios. Siyempre, kaya din gawin ng Omega yan. So, let's see. Especially with even with the Glorious Pathway. So, sa ngayon... Okay, ang tanong, kay Chakno ba to? Kay Chakno ba tong Gatot Katcha? Ano pa mga room na available? Nandiyan pa yung Tig or... Ay, okay, kay Chakno nga. Chakno Gatot. Okay. Okay, XP Benedetta. Double okay, revitalize so na naman. Ito, okay lang. I was expecting... I was half expecting maybe kung sakali... Baka gusto nila mag-export, pero baka mahirapan din yung export dito. Yung Lord, hindi talaga in-expect yun ng Omega. So kay Renegade on the Hylos, Edward Edith. Shock na gato. Okay? Okay. Here we go! Game number 2, mga kaibigan. Aurora, laban sa Omega. Parang bahay-bahay lang. Parang just like back in home soil. Ang ating labanan dito. And so far, I would say na in terms of early game invades, Aurora has something similar to what they had kanina, which is itong Hylos na to. Personally, ginagamit ko talaga Hylos ngayon. Mga 89% win rate. Pero sa ngayon, si Renegade ngayon may hirapan. Triple 4-man collapse para dito sa Omega. Sa gitna, for first blood na naman, mapupunta sa kanan. Okay, same scenario ko na nangyari kanina. Nakapitas yung Omega with a very fast mid lane rotation. I think it was Renegade din yung nabigyan nila. And si Edward. Edward kanina. Si Edward na nakahil na yung una nilang nabigyan. So again, a strong start for Omega. And the thing is, parang ang hirap dahil wala kayong proper catch for Andoryu. Oh. Dito apart from the Earth Shatter or yung stun ni Renegade with the Hylos. Kaya so, ang ganda... Ang ganda din talaga ng pickup dito ng Hayabusa. To be honest, either the Hayabusa or the Ling, pareho silang madulas, mahirap hulihin. Especially with the heroes na gamit dito ng Omega. Pero sabi ng Aurora, kaya namin yan. And they take down one Benedetta. Medyo malalim yata yung pagkat niya dun. Makakalaya sana yun si ano eh. Si Ryota, if hindi kumonekta yung onward ni Edward. Kaso kumonekta, so at that point, andalian siya na burst down doon ng Aurora. So that's gonna be a 1-for-1 trade, a roam for an XP lane. And just like that, Aurora back in the driver's seat. Sila na naman ang mag-start ng unang turtle. And if may kalaban kang Suyu, as much as possible, ayaw mo talagang early game start para sa isang Suyu. Kasi in terms of neutral objectives, mahihirapan ka pag-usapang retrihan eh. Oh, look at that! What a very aggressive flicker! And Earth Shatter combination nang gagaling dito sa Aurora. Nagsimulan silang magbato ng kailang skills. And ang hirap para sa Omega na namalapit dito sa Aurora sa lagi na yun. Pero dahil dyan, maybe opening na to. Madami sa mga ultimacy dito ng Aurora ay gamit na. Pero sabi ng Omega, wag muna tayong mag-asim. Take it slow and steady. Pero sila ngayon ang nasa jungle dito na Omega. Naupo na, huli na. The floor is ice. Umir, sabi niya, pabiling yelo. Dos lang yan. Dos pa rin ba yelo? Hindi na, 5 piso na yon. 5 piso na? Depende, pag malaki. Grabe ah. Depende yan, inflation. Rockheart, inflation. Pamahal naman ng plastic. Grabe. Anyway, highway, at yun na nga. Si ano, medyo na bawi ng Omega yung gold nun. Na medyo na overextend doon si Renegade, pero na kinasasin yung refrigerated glacier, hindi yata in-expect yun ni Renegade. That's a huge, huge kill para sa side ni Andoryu. So kahit papano, kahit di nila nakuha yung turtle, may bawi ka agad na nakuha yung smart Omega doon. Diminishing the lead of Aurora MLBB. Halos wala na nga rin dito. So again, okay. Usapang gold diminishing lane. Okay. Ano? Ayan na nga. Ang ganda na rin advantage dito. Diminishing? Sa ngayon, I really like what they're doing. Keeping the fight dun sa gitna. Keeping the fight around the mid turret, the lord area. Kasi maganda yung vision ng Aurora dito eh. And they can also engage kung kailan nila gusto. So sila ngayon yung mostly in the driver's seat in terms of kailan tayo magti-teamfight. Tama. So ngayon, Aurora MLBB, kinakampuhan na naman yung turtle pit. Kanina they were able to secure it uncontested. Pero ang problema, nakahanap pa rin ng trade yung Omega nung nag-overextend si Renegade sa orange buff ni Andoryu. At mukhang ititrade na naman ulit ng Omega kasi alam nila mahirap makipagsabayan sa Suyu pag usapang retrihan nga yung ano, yung Sever.
Yung second skill, Retry, ang daling ma-secure ka agad ng kahit anong neutral objective. Kaya naman Demon, kahit makakuha ng purple buff dito, pero may sagot na naman ng Omega. Edward ang kanilang kukunin, pero worth it daw para sa Aurora dahil walang purple buff yung Hayabi. Kaya, medyo trade ang nangyari doon. Turtle plus purple para kay Edward. Technically, kanina okay na si Edward doon eh. Nabisyonan na niya eh. Pero ngayon, they decided to go for the trade to even push it further para mapabagal bahagya itong Hayabusa. Sana ang problema, nakuha naman yung purple nila. Okay, nagagawan lang. Nagagawan na ng purple buff. Jome na force out dito yung Order and Brilliance. Naopo. Ni Domingkite, pero pinapalibutan siya ng apat. Itutuloy ba ito ng Omega? Kasi merong reinforcements from Aurora. Tama. So maganda naman na vision nila dito once more. Four-man unit dito ng Aurora. And again, medyo mas mabagal yung ikot ni Edward dito compared sa kaninang game. Kasi EDF yan. Obviously, it's a little slower. Walang move speed bonus when compared to a Hilda. Pero, na-hold naman niya eh, laban sa isang Bene, which is usually, magwawala yung mga Benedetta. Handicat sana yan. Pero hindi niya magawa ngayon just because of the control of Aurora dito sa mga side lane, sa Riverside. Oo. Agree. Kaya parang, no? Minsan si Suyo, si Edward, minsan naihiwalay. So ang ganda ng macro gameplay na pinapakita ngayon ng Aurora MLBB. Munti ka na! Munti ka na si Ryota! Ang sarap! Na-wishy-washy. Tank build yan, ha? Ano tawag dun? Basta, 3 hits. Tang 1 hit, 3 hit. And ang ganda ng combo sana niya doon. Sever, exactly. The Queller. At yun na nga, Rene J. Naglatag pa ng purple carpet. Hindi siya red carpet. Purple carpet. Oh, Demon Kite! Wow, what is happening here? Demon Kite, again, I think medyo nadulas lang bahagya. I think tinatry sana niya mag-dash palabas. Pero hindi niya nagawa in time, I guess. Pero at the same time, nakuha naman yung Omega ng Torque sa baba. Pero Ryota, tumitrade, malupit! There you go. Ang gulo ng mga teamfight. Walang actual teamfights na nagaganap. Nagbabatuhan lang sila ng mga ultima kaibigan. At yun na nga ang nangyayari. May something na nangyayari dito sa mapa every time na magbabato sila ng ult nila. Ang ganda ng galaw doon ng Omega. Clearly, na-prevent nila yung purple buff invade na pwede gawin sana ng Aurora. And at the same time, napitas pa nila si Demon Kite na agawan pa nila ng purple buff. Pero ang sagot ng Aurora, kumuha tayo ng turtle kahit wala tayong jungler. Kasi alam natin, wala pa doon sa picture si Andoryu. A very strong start for Andoryu with the Hayabusa. 2-0-2. Pero yung lead, halos wala talaga. Walang lamang. Wala. Parehong lamang. Parehong lamang in terms of turret takes. Nakaisa na ang Omega. Nakaisa na din ang Aurora. Men, patas. Sa ngayon, patas. Team fight na lang siguro ang magdidikta kung ano mangyari dito. Na-slow na ko po ni Rene J, si Okir at si Ryota habang ang ibang miyembro dito ng Aurora ay nasa harapan. Nagsisimula sila ng lapag na ng real world manipulation sa gitna si Chakno. Naglaho ng parang bula. At yun na nagsisimula si Chom. Nagtamag-try na mag-free hit pero kahit may Zaman Force siya, iba talaga ang firepower ngayon ng Aurora. Okir nasa likod, naglaho na din triple kill para kay Domingkite. Andoryu for the cleanup. And there you go. Andoryu gets one. Pero apat ang tinrade niya doon at 8 minutes. Aurora talaga nagwawala na sa puntong to. Ang ganda ng ginawa ni Yue at Rene J doon. Rene J, zinone out si Andoryu all throughout. Tapos sobrang ganda ng pagkasa ng real world manipulation ni Yue. Halos lahat na uli. Even the Hayabusa, hindi nakaalis sa picture na yun. Fortunately, nakapag-shadow out pa si Andoryu and deliver a final blow doon kay Rene J para kahit papano may trade yung Omega 4-for-1. Pero ang problema, medyo masakit na yung Aurora. Domingkite, nagwala. Nag-ala Ruby Didi doon. Grabe, naka-triple kill ka agad. And just like that, 2.6k gold did na ang Aurora. Kung kanina naghihintay tayo kung sino ba talaga yung may lamang kasi halos pantay. Ngayon, literal, pantay yung kill scoreboard, 5-5, pero 2.6k gold lead ang nakuha ng Aurora, especially nakuha pa nila yung mid lane turret. It's really surprising. At the same time, you know what? It's exactly what you expect in a lineup that wants to fight non-stop. Especially pag ang dami mong initiation tools kasi dito eh. Glorious Pathway, ang hirap maglaban dyan sa gitna niyan. Especially kung harit ka, kita mo si Jome, tinry niya, nilapag niya yung Zaman Force, pero wala din siya masyadong nabatong skills. Nabigyan eh. Ang ganda ng ginawa ni Yue doon eh. Play around the real world manipulation kung saan ikakasa yung Zaman Force para halos walang kwenta doon. Yung pagkasa ni Jome with the Zaman Force, pero makita mo yung kasakita na ni Demon Kite.
Oh, Andoryu. Okay. Nasa Gedli. Hanap siya ni Edward, pero sino makuha ng retry? Swase Jose Ao. Going for the shadows. It's still Demon Kai coming out on top with the Lord. Pero yun, nagsisimulan sila sa kanilang post-Lord fight. Rene J, medyo huli ang dating. And looks like it's gonna be a 2v4 scenario. It's a trade for the Lord. Pero looks like possible naman sila na maka-defend pa sa ngayon. I think walang makuhang tore itong Lord na to dahil apat ang natira. Tapos makakaisa pa nga, napakalaking Lord deficit and Smart Omega pa rin yata ang lumamang dun. That's a good trade for Omega. Hindi may-utilize ng Aurora yung kanyang Lord na nakuha. Kasi alam naman ng Omega, pag-usapang retrihan nga laban sa isang Suyo, medyo mahirap. It's gonna be challenging. Mahirap. Sila na nga yung may higher ground position. Pinalibutan nila yung Lord doon. But the problem is, Omega, nag-focus na lang sila sa counterplay. Sinabi mo nga yung post-Lord fight. Doon nag-focus yung barangay eh. Sabi nila, trade na natin yung Lord. Aanuhin nila yung Lord pag wala naman silang hero. Ang ganda sana nung ginawa doon ni Andoryu eh. Dash in, dash out eh. Kaso, iba talaga yung damage ng Suyo. Para kung may dalawang retry. Oh, okay, parang magagamit pa nga ng Aurora yung Lord na ito. Nakakuha sila ng Tore doon sa taas. Habang si Demon Kite naman working on the bottom lane. Okay, mukhang mapipitas din naman ang gitna. Mukhang inhibitors na lamang ang matitira para sa side ng Omega. Medyo nagulat ako na nakadali sila ng dalawang Tore pa doon. Ako din, nagulat din ako. Omega playing a lot more passive dito sa scenario na to. And they're able to take another one dito sa mid. Nagsisimulan sila na maghanap pa ng entry. Pero yung sabi ng Aurora, disiplina muna, mga papi. Ganda ng pag-control doon ng Aurora. Kahit nawalan sila ng 3 members, nagamit pa rin nila yung Lord. Kasi again, hindi nag-resort to a high clear yung Omega. Hindi nila kaagad binurse down yung Lord. So kahit pa paano, nahintay pa ng Lord. Mag-respond yung members ng Aurora doon. Nakalbo na ang base ng Omega. Tatlong inhibitors na lamang ang natitira. And again, the lead continues to balloon for the side of Aurora. 2.3k gold lead. Let's see kung ano pang pwedeng magawa kasi so far hindi ganun ka-activated si Ryota compared sa Cho niya nung game number 1. Again, ramdam na ramdam mo yung mga game-changing plays na pinakita doon ni Ryota eh. And with the tank Benedetta, yeah, pwede siya mag-go for the backline, ma-force out yung Order and Brilliance si Domingkite or ma-prevent or i-cancel ni Yue yung kanyang reload manipulation. Assuming makapunta siya doon sa backline. But the problem is, ang ganda kasi, ang galing pumasisyon ni Yue. So far, parang hindi nakakancel yung mga real world manipulation na nilalapag niya. Actually, yung ano, napansin mo din pala yun. I was a little surprised na hindi ko alam kung positioning ba ni Yue to or talagang wala lang sila pang cancel masyado. Pero so far, namamaximize nila yung real world manipulation. And again, pag hindi mo mapigilan tong Eve na to, magugulat ka in most games, guys, ha? Madalas yung top damage dealer. Oh, what the heck buhay na naman? Grabe naman. Naku po, si Andoryu Muntikan na buti hindi sapat yung burn. And yun na nga, real world manipulation. Sabat tumatakbo dito para sa Omega. Nagaanap ng target dito ang Aurora. Pero sabi nila, TKO muna. We're gonna go for the Lord. Burst down ka agad ng Aurora yung Lord. Ang galing ng catch doon ni Edward. Akala mo wala kayong pang lockdown sa Hayabusa. Master na master na kasi ni Edward yung Edith. Kabisado na niya kung mag-shadow in, shadow out yan. Actually, sobrang na-surprise ako doon. Akala ko madadali siya eh. Kasi sakto, sabay yung Primal Rat. And it just so happened na nadulas palayo si Andoryu. Pero muntikan na siya doon. Muntikan na siya madali din ng burn. Kasama pa niya si Ryota doon, by the way. 2-on-1 yun technically. Oo nga. Wow. Just Edward Things. Edward Things. Saktong-sakto yung Earth-Shatter combination dun sa Hayabusa. Fortunately, hindi napitas si Andoryu. Pero that enabled Aurora to just literally burst down the Lord. Wala nang Lord Dance na iniisip. At ngayon, mukhang magagamit nga nila ang second Lord approaching the mid lane. Here we go. Full skills pa rin naman dito. Ang Smart Omega humahanda na para sa defense. Top lane, pupush na din. There goes the mid. Ryota, buwang makadali ng backline access man lang para kay Demon Kite or kay Yue pero hindi na siya pagbibigyan. And sa ngayon, Tore muna ang tatrabahuin dito ng Aurora. Okay, parang game number 1 lang pero sa side naman ng Aurora. Kanina ganito yung tsura ng base ng Aurora ng game number 1. Oo, reverse. Isang inhibitor na lang yung natira, no? Isang inhibitor pero nakabawi pa sila. Men, what did I say? What did I say, bro? 40k damage from the Eve. Sumunod lang si Demon Kite. And halos doble yung damage output ng Eve na to.
Ganyang kalupit ang isang Eve na hindi mo nakakancel yung real world manipulation. Di na abot eh. Again, nandun naman yung concept of the Benedetta. I like to find the dote in the backline para ma-force out makancel ni Yue. Kaso ang problema, hindi na nga umaabot, hindi makaposisyon ng Omega, pumasok pa nga si Edward. Hop! Here comes RenJ with a zoning glorious pathway. And again, it's surgical. Hindi nila kailangan lumaban. They just go for the inhibitor turret. Sabi nila, guys, 1 minute na lang naman yung susunod na Lord. Bakit hindi na lang tayo mag-wave control and mag-ready for that fight? Do this by the book. Do this as disciplined as possible because again, you have to respect Omega when it comes to late game. Game number one, hindi man naging fortunate for Omega pero hindi mo pa rin sila pwede i-count out. As much as possible, kailangan mong tandaan na sila yung nag-end ng streak ng Fnaticonic Philippines. Itong 5-man lineup na ito. So Aurora still putting a lot of respect for the barangay. And now with the 3.7k cooldown, talagang hihintayin na lang nila kumuha ng Lord. Or will they use the Lord as bait and go for the kills instead? Para kahit di nila makuha yung Lord, e-end na lang namin to dahil wala nang titirang didepensa para sa Omega. Again, we're looking at the possible, yung mga possible na ano eh, pang turn around play. Nako po! Sila pa yata ang mata-turn around play. Ryota, takbo! Ryota! And there you go, the Benedetta will not be able to make it out alive kasi napaka-mobile din ng isang Suyo. And now it's a 4v5 bago magsimula yung Lord. Okay, Aurora clearly in a much better position to secure this Lord. Andoryu nandun sa middle lane, mukhang hindi na nga siya mag-a-attempt kumuha pa ng Lord. Ide-depensa na lang daw ito ng barangay. Parang alam na Aurora. And a beautiful pick-off na naman for Demon Kite and Yue. Lord slain for Aurora. This is the third Lord na kanilang masesecure. And this could be it. This could be the last Lord to end the game. Oh, this could be it, pansit. Pero yan din naman sabi natin kanina eh. Oo, kanina eh. Ayoko na maniwala sa mga sinasabi ko. Ayan, sabi ko, you know what? I'm ready to be surprised. I think my surprise factor, may lason remaining pa rin naman. It's still green. Green pa rin sila. Yan ang smart Omega. So never count them out. And ilang beses natin nakita to sa kanilang career, especially with these specific players, especially with Chaknu. Yan sa rumor na yan. And it is going to be very crucial. Maybe one good jump. Baka yun lang kailangan nila. Okay, Aurora, utilizing the Lord, lahat ng waves ng minions. Andiyan na nga si RenJ, pumasok na! Simulan na, and Adleto, final blow para okay, dito. Ay, Ryota, pero naglaho na siya, and again, well nagsisimula na ang pagpagsak dito ng Smart Aurora Omega. MLBB. Aurora takes it out with a clean 2-0 laban sa barangay. And Aurora MLBB remains undefeated. Congratulations. Muli na naman silang uusog sa kanan ng ating Swiss format bracket with a 3-0.